Hello mga ka-crazy cakes! So for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano ko ginawa yung chicken cordon bleu. Aside kasi sa mga cakes na ginagawa namin, tumatanggap rin kami ng mga food trays. So ayan, gumamit lang ako dyan ng boneless na pecho or yung chicken. May nabibili naman yan sa mall na naka-boneless na. Abaw yung nails ko, nakikita talaga dyan. Sana all my time na magpa-mani and pedi. So ayan, i-flatten nyo lang yung chicken. Maglagay ng kaunting salt, kaunting black pepper, and kaunting Spanish paprika. Sa paggawa ng cordon bleu, 'di ba nilalagyan ng cheese talaga niyan sa gitna? So yung cheese na gagamitin niyo or hanapin niyo sa mga groceries ay yung hindi madali matunaw. So yung gamit ko diyan ay yung queso na brand. So yan, kailangan niyo lang yan i-freezer ng overnight para hindi kayo mahirapan magbilog-bilog. Parang ganyan. Hindi ko na pala nakuhaan ng video kung paano ko bini-breading. Pero yan, i-dip niyo lang siya sa all-purpose flour and then sa egg and then sa breadcrumbs. And then, bago nyo i-slice, kailangan na pabugnaw nyo na yung chicken or basta hindi na siya mainit kasi para hindi kayo mahirapan mag-slice. So, nagagawin naman natin yung bechamel sauce. Alam nyo ba na yung bechamel sauce ay one of the mother sauce ng French cuisine? So, gumamit lang ako dyan ng 1/4 na butter, 1/4 cup ng all-purpose flour, and maglagay ng quick melt na cheese, and isang all-purpose cream. I mean, isang pack ng all-purpose cream. And then, isang can ng evaporated milk. And last, lastly, maglagay lang ng salt and pepper to taste. And then, huwag hintuan yung pagmimix hanggang matunaw yung cheese. So, madali lang to siyang gawin and madali talaga siyang mag-set. So, while mainit, kailangan ilagay na siya agad sa top ng chicken. And ito rin yung ginagamit ko na pang-top sa spaghetti. So, kailangan talaga ready na sila kasi itong sauce na to, madali siyang mag-set or mag-dry. So, kailangan talaga mabilis yung kamay mo dito. So, may kasama pa itong chop suey, spaghetti, and cakes. Parati ko talaga itong sinasabi na kailangan nyo maging creative. Mag-isip kayo ng kahit anong pwedeng ibenta. Kasi kung magpo-focus lang tayo sa cakes, for sure hindi naman araw-araw may cakes order or may pa-cake order tayo. Ayan, naisipan din namin magbenta ng lechon belly. Kaya awa ng Diyos, hindi tayo nagzi-zero kasi kahit walang cake na order, meron namang food trays na order. So ayan, maglagay lang ako dyan ng basil leaves na dry sa top. Ganon din sa chicken cordon bleu, you can put parsley or basil leaves. And naglagay din ako dyan ng fresh na parsley talaga. So, ito naman yung chop suey. So, itong menu na to ay specialty talaga ng asawa ko. So, siya talaga yung nagluluto kapag mga ulam na. And ang kagandahan dito kasi hindi talaga namin tinitipid yung mga ingredients. Kaya halos lahat na nagbumibili dito sa amin, nag-uulit talaga ng pagbili. So, for the garnish, naglagay lang kami dyan ng young corn and squid balls. So, yan lang for today's video. Thank you for watching.